So ayan na, kararating ko lang dito sa bahay. Nahilo ako doon. Dami kasing nag-grocery. Holiday daw pala kaya pala ganun kadami yung nag-grocery. So pag ko lang yung phone ko. Ayan. Bumili lang ako ng filter. Actually, kahapon galing din ako sa SM. Tapos, wala kasi silang filter. Kaya, namili na ako ng filter. Ito yung sinasabi ko. Wala kasi ito, even sa Rustan. Siguro, isang buwan na itong pabalik-balik ko doon, wala. Madami naman ako bumili. Tapos, naubusan na lang talaga. And, malapit na matapos yung tawag dito. Yung kahapon, nabuksan ko na yung isa. So, yun na yung last piece. Tapos, ito yung green piece na binili ko. Tapos, bumili lang ako ng extra gatas din. Kasi, tomorrow, day off yung aming taga-maneho. Kaya, namili na ako today. Para hindi na ako mag-ano bukas. Pero tapos na ako nag-grocery kahapon. So, ngayon ako yung magkakape. Magkakape muna tayo. Ano oras na ba? It's 10:25. So, yeah. Mag-aalmusal tayo, gagawa ko ng toast. Kasi nagutom na rin ako. So, ito yung lalagay lang ako ng tinapay. Sorry, madilim. Hindi ko binuksan dito yung ilaw. Lalagay lang ako ng dalawa kasi I'm hungry. Parang nahihilo na rin ako. Minsan masama yung pakiramdam ko. Tapos, kailangan ko nang makapag-grocery din. Kainin ko muna. Ngayon ako magkakape. Ito lang. Ito yung ginagamit ko. So, ilagay ko lang dito sa aking mug. Wala lang tayo ng mainit na tubig. Tapos, ganyan lang. Lagyan ko lang ng milk. Hindi, kasi ako nag-asukal para namin, makaiwas din tayo sa diabetes. Kasi alam mo na, nagkakaedad. Iwas-iwas din. So, yan. Yan yung aking kape. Wala ko ng milk. So, yun lang. Alaga, sunod lang sunod. Tingnan. Balik ko lang tong ano. Okay.
Ginawa ko lang yung butter. Kasi punta ko dun sa kitchen namin. So, ayan lang. Ito yung butter ginawa ko. Wala ako ng aking plate para sa aking toast. Okay. Ano kong bili nitong kamote? Lulutuin ko ito mamaya. For lunch. Tulog pa si boss, kaya wala pa akong gagawin. So, ayan, di pa ready ang aking toast. Konti pa. Ayan. Toast ko lang ng konti pa. Kulang pa kasi siya. So, yan lang yung ginagawa ko dito sa bahay. Kasi wala pa yung amo ko. Eh. Nasa ibang bansa pa sila. So, medyo easy-easy ako ngayon. Oo. Pero dati, hirap din ako kasi siyempre may mga alaga ako papasok sa school. Pero ngayon kasi, dahil ando na sila sa ibang bansa, so medyo maluwag talaga ako. Ito na lang yung alaga ko. Ayan. Ayan. Tapos si boss naman, tanghali naman siya pumapas. I mean, gumigising yung mga alas 11, ganyan. Tapos, saka pa ako magagawa ng kape niya. Tapos, yan, ganun lang. Oo. Pero dati, nung kompleto pa yung mga tao dito sa bahay, busy din ako. Maaga pa lang gising na ako. Mga 4:30, gising na ako niyan. Kasi para mag-ready yung warm up. Tapos, maligo na ako niyan. Tapos, dito, dapat alas 5 dito na ako sa kusina. Kasi papasok ko yung alaga ko. Gigisingin ko yung alas 6. Tapos, hatid ko siya sa school. Tapos, gagawa pa ako ng baon niya. Yun. Kaya, medyo busy-busy rin talaga. Ngayon lang to kasi dahil wala pa yung mga alaga ko. I mean, nakatapos na kasi sila ng high school. So, more relaxing ako. Eh, tapos, ano naman, tawag dito. Sorry po, kakatinidor. I mean, kuchilyo pala. Yung tawag dito. May kasama naman kasi ako dito sa bahay na yung isa, yung stay out namin, siya yung nagagawa din sa mga paglilinis, so ako more on cooking, tapos grocery, yun. Yun yung ginagawa ko. So, less hassle na para sa akin kasi hindi katulad dati nung maliit pa yung mga alaga ko. Talagang hands-on talaga ako sa mga trabahong bahay, no? So, ngayon medyo naka-relax ako kasi yung mga alaga ko, malalaki na, nasa ibang bansa, doon sila nag-aral. So, tapos, yung isa yata, gagraduate na yata yun. Ngayon, tapos na yun. Tagal din siya nawala, siguro. 3 years or 4 years ba nawala yung alaga ko dito rin sa bahay. Pero nagbabakasyon sila. Sorry. Nagbabakasyon lang sila dito. Tapos isang buwan, dalawang buwan, tapos balik ulit. Ganun. Hindi na talaga yung katulad dati. Pero na-miss ko rin yung life ko dati na kasama ko sila araw-araw. Tapos, tuwing Sabado, hatid ko sila sa mga, activities nila. Ngayon, wala na. Dito lang talaga ako, more bahay. Kaya, ayun, nakakaroon ako ng time mag-arte-arte. Mag-makeup-makeup. Ayan. Kasi wala na akong gagawin masyado eh. Andito lang yung si boss ko, yung lalaki. Tapos,
Di naman siya nangingialam din kasi siya lang din mag-isa dito. Kaya maluwag talaga. Kaya thankful din ako and I feel so blessed na natagpuan ko rin tong amo ko kasi matagal na rin ako dito sa kanila, no? Ilang taon na ba ako dito kila boss? Kung di ako nagkakamali, magsi 17 years na ako. 17 years nga ba? Or I'm just exaggerating. 16 or 15, parang ganun. Kalimutan ko na eh. Ilang taon na ba ako dito? So, ganun. So, yun lang yung masasabi ko. Masaya din ako dito kasi mabait din yung amo ko. Tapos yung mga alaga ko rin. Ayan, napamahal na rin sila sa akin. Dahil sa tagal na rin ng servisyo ko sa kanila. So, dito na rin ako tumanda. Asawa ng Diyos. Hindi pa ako nakapag-asawa. Okay. Siguro talagang destiny ko rin talaga to. Kain tayo. Nagyan ko ng kuko jam. Butter tas kuko jam. Masarap. Diet daw, no? Tapos kumakain naman ng matamis. Tapos yung isa naman, ito, peanut butter naman nilagay ko. Kasi dalawa yung toast. Nagutom pa ako. Kaya dalawa yung kinuha ko. Pasensya nyo na yung buhok ko. Kasi sa totoo lang, hindi ako nagsuklay. Ayan, no? Hindi ako nagsuklay. Hindi kasi nasusuklay. Kasi yung buhok ko kasi, alam mo yun, pag may edad ko na, naglalagas. Ang ginagawa ko lang pagkatapos ko maligo, kasi magme-makeup ako, tinatay ko lang siyang ganun. Ganyan. Ganyan. Hanggang nakarating ako dito sa bahay, sa grocery. Tapos minsan nalalaglag lang siya kasi minsan nasa sandal ko doon sa likod. Pero ilalad ko muna ngayon kasi basa pa. Susuklayin ko lang yan pag natuyo na siya. Buksan ko muna electric pan kasi ang init. Naka-headphone ako para mas more clearer. Okay. Actually, nag-try ako mag-order sa Lazada ng Shopee pala. Yung parang pang-vlogger, yung may ganun na tripod. Pinag-iisipan ko pa kung alam yung sa dalawa. May isa kasi gusto ko, tapos wala naman siya, hindi siya complete. Yung isa naman complete, pero hindi siya gusto ko. Alam yan? O ganito lang ginagawa ko araw-araw. Simple lang. Wala akong masyadong gawain. Kaya nakakapag sa akin maka. Kaya pag nandito na yung aking mga alaga, iba na yung moment ko. Hindi na ganito. Kasi syempre, busy na ako magluluto na marami na akong sisilbihan. Yun kasi isa lang, kaya easy-easy lang. Ito lang yung mga alaga ko, yung mga aso. Jay, gusto ka? Ayan lang. Dorothy. Yung isa nandun sa kwarto ko. Kasi gusto nang matulog ng matulog lang. So, ganito lang yung life ko ngayon. Pero pag dumating na yun sila, ako, busy na ako. Mamaya, gigising na si boss. Gawa ko na siya ng kape. May konti almasal. Tapos, luluto ako ng panahalian namin. Kasama ko. Kayong amo ko, ano lang yun. Tinapay-tinapay lang. So, gabi na siya kakain ng kanin. Kaya, easy-easy lang talaga ako. Mahilig ako sa kuko jam.
Pag yan yung dessert ko eh. Minsan sa hapon. Yan yung kinakain ko. Kasi naalala ko yung childhood. Ano ba? Panglasa ko. Nung dati sumulit pa ako. Meron kasi natriban doon na. Sa school namin. Nilak ng tinapay. Tapos may kasama yung pag 20 lang yun. Gawa. Ang baon ko 25. So parang complete na. Tapos 5 yung ano. 5 sinti mo ha? Yung kukulang. So 25 cents yun yung baon ko noon. So parang parating siyang yun ang pinakaan ko nung maliit pa ako. Mga grade 3 yata ako nun. Yung naalala ko. Doon sa ano, sa area, sa Cavite. Doon ako nag-aral ng elementary. So, kaya hanggang ngayon medyo, minsan-minsan lang, hindi ko naman pinag-ano araw-araw. Minsan nag-ano din ako, oats. Minsan kasi, hindi ko na nakaalala ang aso. Nakatingin sa akin. Yan na. Di? Di. Ay, nahulog tuloy. Kaya I'm lucky kasi not all na katulong na katulad ko ay nagkakaroon ng ganitong benefits ko nung meron sa akin ngayon. So I'm so blessed na natagpuan ko tong mga amo ko na sobrang bait. Although may mga upside down naman kami nangyari, but the end of the day, we always find ourselves to forgive. So that's the most important thing. Tsaka hindi na ako tinatrato na mababa. Kaya yun yung pinakapagpasalamat ko sa Diyos. Hindi man niya ako binigyan ng kapartner sa buhay, at least kapartner ko na lang siya sa trabaho, masaya na ako. So yun yung pinaka blessing sa akin kasi nakatulong talaga to ng madami sa family ko. Lahat dito ko kinuha sa trabaho ko. So ayoko mag-drama. May iyak ako. So, yun lang. Thank you so much sa inyo palang pagpanood. Natapos ko rin yung toast ko, dalawa na. So, yung kape ko hindi pa. Nakalahati pa lang ako sa kape ko. So, thank you so much sa inyong pagpanood, guys. Sa aking video. So, yan yung little, ano, side of my story. Thank you. Di, come here. Say bye-bye sa kanila. Di, maganda yan si Dorothy. Tingnan mo. Di ba ang ganda? Magandang aso yan. Di, mahihain na yaya tumingin sa camera. Di, actually pangalan niya Dorothy. Tawag ko lang sa kanya Di for short. Ito, malambing naman to. Ayan o. Ayan o. Dalawa yung kulay ng kanyang mata.
Ayan. Malambing yan. Oh, magkasama kami yan matulog sa kwarto ko. Kasi andun yung isa. So, ayan, naglalambing yan. Kasi nanghihingi ng buto yan. Nalulutoan ko yan ng buto. Yan yung alaga ko ngayon. Kasi malalaki na yung mga alaga ko. So, that's it for today muna. Thank you so much. Mamaya siguro. Di ko alam kasi kung magluluto ba ako mamaya. Depende kasi yung kay boss kung ano yung gusto niyo kainin. Kaya, araw-araw ko pa siyang tinatanong. So, thank you sa inyong pagpanood. Sana nagustuhan niyo tong ano ko, vlog ko for today. Thank you.